Sampung halaman, natakot ang ahas. Hi, Tay Telly here! Ayon sa mga snakes experts, ayaw ng mga ahas sa matatapang at citrusy na amoy. Dahil ito sa isang specific organ nila na tinatawag na Jacob's sense organ. Parte ito ng kanilang olfactory system na sanhi sa pagiging sensitive nila sa mga amoy. Kaya sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga halaman na maaari mong itanim sa inyong garden para matakot na lumapit sa inyong bahay ang mga ahas. Number 1, lemongrass. Aside sa pagiging all-around spice para sa pagluluto dahil sa amoy nito, marami pang pakinabang ang lemongrass. Isa na rito ang pagiging natural repellent para sa mosquitoes at ticks dahil sa byproduct nito na citronella. Pero hindi lamang yon. Maging ang mga ahas ay kaya nitong itaboy dahil rin sa matapang na citrus smell nito na ayaw ng mga ahas. Ang maganda pa rito ay low maintenance lamang ang lemongrass. Kailangan mo lamang itong diligan regularly tuwing summer at kapag nag-brown na ang mga dahon nito. Hindi nito kailangan ng maraming atensyon kaya isa ito sa best choice na itanim pantaboy ng ahas. Number 2, snake root. Ang snake root o devil pepper ay endemic sa mga bansa sa Asia. Sa katunayan, ginagamit ang halamang ito bilang traditional medicine sa India at East Asia. Ang roots at foliage nito ay ginagamit ring pantaboy ng ahas. Mayroon kasi itong component na kung tawagin ay reserpine na nagdudulot ng dizziness sa mga ahas. Pinapababa rin ito ang kanilang heart rate. Sa ngayon ay hindi pa alam kung namamatay ba ang mga ahas dahil sa halamang ito. Ngunit siguradong takot ang mga ahas rito. Nakaka-treat din ito ng snake bites. Kinakain ito ng mga taong nakagat ng ahas o di kaya ay ikakaskas nila ito sa kanilang balat para gumaling. Number 3, marigold. Walang kaduda-duda na napakagandang tingnan ng halamang ito dahil sa vivid yellow na color ng mga bulaklak nito. Ngunit naglalabas ito ng amoy na hindi gusto ng insects at nematodes. Ginagamit ito ng mga farmers at homeowners para maiwasan ang posibleng appearance ng mga ahas sa mga garden. Sa sobrang tapang kasi ng amoy nito, ay umaabot ito hanggang sa mga burrow holes ng ahas. Number 4, kaffir limes. Generally, ginagamit sa iba't ibang Asian cuisines ang kaffir limes o makrot lime. Pero ang fragrant plant na ito ay ginagamit rin na pantaboy ng ahas dahil sa matapang na amoy nito. Sa Cambodia, inilalagay ng mga tao ang leaves, fruit, at peels ng kaffir lime sa loob at labas ng kanilang mga bahay para hindi puntahan ng mga ahas at iba pang mga insekto at peste. Anumang parte ng halamang ito ay kinatatakutan ng mga ahas. Itanim ang halamang ito sa well-drained at moist soil kung saan makakakuha ito ng sapat na sikat ng araw at regular na diligan. Number 5, mugwort. Ang iba pang tawag rito ay wormwood o chrysanthemum weed. Ang halamang ito ay hindi karaniwang ginagawang garden plant lalo na ng mga taong walang masyadong spare time dahil madali itong lumago at mag-spread kaya kailangan ng high maintenance. Pero matagal na itong ginagamit sa mga traditional medicine ng China, Korea, at Japan. Mataas rin ang insecticidal properties nito. Although hindi pa lamang alam kung ano ang exact component nito ang nilalayuan ng mga ahas, tila ayaw ng mga ito sa presence ng mugwort. Number 6, mother-in-law's tongue. Hindi tulad ng iba, ang halamang ito ay napabilang sa listahang ito not because of its odor. Ito ay dahil sa matutulis nitong mga dahon na nagsisilbing threat sa mga ahas dahil natatakot sila na baka masugatan sila nito. Number 7, Jimson weed. Kilala rin ito sa tawag na thorn apple o kaya naman ay devil's snare.
Fatal ito para sa mga ahas dahil nagtataglay ito ng tropane alkaloids. Ang chemical na ito ay mayroong hallucinogenic effects at may foul, bitter smell na iniiwasan talaga ng mga ahas. However, invasive ang halamang ito kaya dapat ay patuloy na i-control once na itinanim. Number 8, clove basil. Isa itong aromatic perennial herb na tinatawag ring Osimum gratissimum, tree basil o scented leaf. Sa sobrang potent ng amoy nito ay mapapaalis talaga ang mga ahas instantly. Gayon din naman ang essential oils na nakukuha mula sa halamang ito. Magmix ka lamang ng 10 to 15 drops ng clove basil oil sa 1 litro ng tubig at i-spray ito sa mga area kung saan madalas pumunta ang mga ahas. Ang attribute na ito ang siyang dahilan kung bakit kinoconsider ito bilang isa sa mga best natural snake repellent plants. Number 9, Pink Agapanthus. Maganda ring addition sa garden ang halamang ito na tinatawag ring society garlic dahil sa rich pink flower na nililikha nito. Pero hindi lamang pang-aesthetic ang ambag nito dahil may kakayahan din itong mag-repel ng fleas at mosquitoes. Maging ang mga ahas ay ayaw sa amoy ng flowers at foliage nito dahil nakakairita ito para sa kanila. Karamihan ng ahas ay lumalabas sa hot and dry regions. Kaya naman perfect option ang halamang ito dahil natotolerate nito ang tag-init at tagtuyot. Interestingly, para naman sa mga tao ay effective ito na pang-treat sa cough, cold, headaches, at sinusitis. Number 10, Andrographis paniculata. Kadalasang makikita ang halamang ito sa Asia, particular na sa India at Sri Lanka. Ginagamit ito sa traditional medicine para i-treat ang sinus infections at common colds. Pinaniniwalaan ring epektibo ito bilang snake repellent dahil sa mapait na lasa ng mga dahon at ugat nito. Kapag naman nakas ka sa dahon, ang scale ng ahas ay mayroon itong malaking epekto. Ang balat umano nito ay mamamaga ng sobra. Ang pagtatanim ng mga halamang ito ay isa sa mga mainam na paraan upang takutin ang mga ahas. Ngunit kung malala na ang infestation, maaari ka rin gumawa ng extra efforts tulad ng pagtatanggal ng dried leaves at pagtitrim ng mga damo para hindi ito pamahayan. Maaari ka rin namang bumili ng mga commercial product para takutin ang mga ahas na ito. Muli, this is Tay Telly, ang iyong number one resources ng makabuluhang kaalaman every week. Kaya subscribe ka na para lagi kang updated. Ingat!